Magandang umaga po muli sa atin pong lahat. Good morning po. At sa pagpapatuloy po sa atin pong pakikinig ng salita ng Diyos, inanyahan ko po muli na ang lahat po ay yumuko at ialay po natin sa Diyos ang oras na ito sa pamamagitan ng atin pong panalangin. Aming Ama, mangusap nga po kayo sa amin sa oras na ito, sa amin pong pakikinig ng inyong buhay na mga salita. Tunay na kumilos ang inyong banal na espiritu sa aming kalagitnaan upang mapaunawa po sa aming mabuti ang mga aral na nais pong ipapatid. Alisin niyo ang anumang mga bagay na nanggugulo, nangaagaw ng amin pong atensyon, mga problema, mga alalahanin sa amin pong mga isipan, at tunay nga na makapag-focus po kami ng masinsinan sa inyo at sa inyong pong mga salita. Gamitin niyo po ako bilang inyong mensahero at itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, upang ang makita lamang ay ang kaningningan at ang kalwalatian ng nag-iisa naming Diyos magpakailanpaman. Patuloy naming inaalay sa inyo, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga puso sa buong oras ng amin pong gawain. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Sa pagsisimula po ng atin pong mensahe ngayong umaga, ilang mga katanungan po ang nais ko pong bitawan. Sa pagpapatuloy din po ng atin pong mga tema sa nakaraan, ano ba ang gumugulo sa iyo sa ngayon? Ano ang umaagaw ng iyong atensyon at nagpapabigat sa iyong mga balikat habang ikaw ay nagpapatuloy sa buhay? Ano ang bumabagabag sa iyo sa gabi kung bakit hindi ka makatulog? Bilang mga tao, marami pong mga bagay ang maaari nating ipalaman dito sa mga katanungang ito para tayo ay makapagsagot kung ano ba ang mga bagay na ito. Lalong-lalo na ngayon, wala po tayong shortage sa mga alalahanin at mga problema. No? Iba sa atin, pakiramdam ay parang pong si Job, galing po sa lumang tipan, kung saan hindi pa po tapos yung isang masamang balita, hindi pa po tapos, ay nakikita mo ng paparating at paparating at paparating ang kasunod pa nito. Maaring totoo nga po ito kung atin pong titignan ang buhay po natin bilang mga tao lamang. Pero bilang mga Kristiyano, natatanaw po natin ang mas malawak na tanawing ito ng atin pong buhay, anumang nangyayari sa kapaligiran, mga nangyayari sa sanlibutan, sa mundo, at sa atin din po. Ang ating pananampalataya sa makapangyarihan nating Diyos ay lagi po nating tatandaan, hindi po nito inaalis ang ating mga problema, ang ating mga kahirapan. No? It does not negate or eliminate all of these negative things. No? Kung kulang ka sa pruweba, tumingin ka lamang sa kanyang salita. Puntahan mo ang Biblia at tignan mo ang buhay ng mga tao na ginamit ng Diyos. Kanyang mga lingkod, kanyang bayan, kanyang mga propeta, at marami pang iba. Maiunawaan nating marami kung hindi man lahat sa kanila ay nakaranas ng iba't ibang uri ng kahirapan. At ibang mga kahirapan na iyon ay kahit tayo hindi pa po natin nararanasan. No? Tayo man ngayon ay nakakaranas po ng kabutihan ng Diyos bilang kanyang mga anak. Amen po ba? To be a child of God is to be in a privileged position. No? And yet, we are still not exempted from all of these negative things. Kaya naman, hindi mo maiiwasang laging bumabalik-balik ang paulit-ulit na katanungan po ano, madalas nang gagaling sa mga tagalabas, mga taong walang pagkakakilala sa Diyos. Ang tanong ay simple, so para saan pa? What is the point? What is the point in believing in God if He does not solve all of your problems? What is the point in having faith in God if He does not prevent
all the negative things happening in your life. What's the point? Yun po ang kanilang tanong. Para saan pa ba? Ba't ako magpapakahirap para lang malaman ko na hindi naman din pala ako makakaiwas sa lahat ng uri ng problema. No? Ang kasagutan, marami sa atin alam na po ito. Ito ay matatagpuan sa katotohanan ng kanyang ebanghelyo, ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. No? At ang proseso kung saan tayo ay patuloy na hinuhubog ng Diyos upang maging kawangis ng kanyang bugtong na anak. Ang katotohanan ay nahayag na. Niligtas po tayo ng Diyos. At iniiwas niya tayo at pinipigilan niya at pipigilan niya na tayo ay mapunta sa pinakahamak na kalagayan. Ang buhay na walang hanggan ng pagkahiwalay sa Diyos. That is what God has solved in each of our lives. Yeah? He keeps us from the harm of spiritual death through the redemption we have in Jesus Christ. That's the point. Tanong nila, what's the point? This is the point. Yeah? And marami man pong mga kahirapan tayong nararanasan sa buhay po natin, nakikita pa rin po natin na lahat ng ito ay pansamantalang mga, alam niyo po yan, pansamantalang mga pagkakaabalahan lang dahil nandito pa po tayo sa lupa. Mga pansamantalang disappointment, pansamantalang kalungkutan, dahil alam natin, kumpara ang lahat ng ito sa pangako ng Diyos, wala pong kabuluhan ng lahat ng ibang bagay. No? Ganun pa man, namumuhay po tayo sa ngayon. Namumuhay po tayo ngayon dito sa lupa, sa panahon ng kahirapan, kaya't kailangan po tayong maging aware. Kailangan po tayong maging handa upang makapamuhay tayo sa gitna ng mga ganitong kapanahunan. Kaya nga, ang mensahe, ang natin para po sa umagang ito, ang pamagat po ay, do not be afraid. Do not be afraid. Paulit-ulit po itong binabanggit sa Biblia, lalo na kapag ina-assure ng Diyos sa kanyang mga lingkod, lagi niyang sinasabi, huwag kang matatakot. No? Ang Diyos ang nagpapala at gumagabay sa lahat ng sumasamba at nagtitiwala sa Kanya. Kaya't hindi natin kailangan matakot sa anuman pong bagay. Amen po ba? No? Ngayon, tignan po natin ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos ukol dito. No? Una po, there is fear. Fear in the life of the Christian. Bilang mga mananampalataya, pag sinabi po nating mananampalataya, iyan po yung mga taong talagang buong pusong nagtiwala at nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon. More than a vocal acceptance, no? Hindi po yun minsan mahalaga. Hindi lang po yun ang tinutukoy po natin. No? Higit pa po sa sinasabi ng bibig, ito po ang ginagawa ng Diyos sa atin pong puso. Kung ikaw ay mananampalataya, alam mo po yun sa iyong sarili. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, hindi mo rin po madadaya ang iyong sarili. Ha? Kung ikaw ay mananampalataya, dahil dito meron na po tayong maayos na relasyon sa atin pong Panginoon sa pamamagitan po ni Kristo. At ang sabi po, nabanggit po sa Biblia, na hindi po tayo tumanggap ng anumang espiritu ng pagkatakot. Sabi po sa 2 Timoteo, Kabanata 1, Talatang 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Sabi din po sa Aklat ng Roma, Kabanata 8:15. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, inibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. No? Both times nabanggit yung idea of the Spirit. Not the spirit of fear,
sa 2 Timothy, dito naman sa Roma, we have been given the Spirit for us to not live under the fear of slavery. No? So, makikita po natin na kasama po ito sa ginawa ng atin pong Panginoon. Hindi po tayo ang pinag-uugatan ng bagay na ito, kundi ito'y nagmumula sa atin pong Diyos. No? Ngayon, kailangan po nating maunawaan, letter A, there are many fears in the world. Kung meron man pong magpapatunay po niyan, siguro yung nakaraang taon ang magbibigay katotohanan sa salita pong iyan. No? Marami pong bagay na kinakatakutan tayo ngayon dito sa mundong atin pong kinalalagyan. No? Para po sa ilan, ang takot ang pinakamalaking nagtutulak sa kanila para gumawa, para magsipag, para po magpursigi dahil sa takot. No? Dahil sa takot, sila ay nagsusumikap dahil ayaw nila, natatakot silang mahulog sa kung anumang kumunoy, anumang negatibong bagay sa kanilang buhay. No? May takot po sa instability, may takot po sa nature, sa natural disasters, may takot po ngayon kahit sa sakit, mga karamdaman, and lahat ng daladala din po nitong epekto. Takot sa pera, takot sa trabaho, takot sa buhay, sa kinabukasan, at marami pa pong iba. No? Yung takot na wala kang kasiguraduhan sa iyong kinabukasan. Yung takot na hanggang kailan pa kaya ito? Wala na bang katapusan ito? There are many, many actual, realistic fears in the world. No? And gaya po ng ibang mga pag-aaral po sa nakaraan po, ano, kahit po sa mga nakaraang Miyerkules po, ano, the moment that we say or we think that we are immune, dun po tayo inuunti-unti ng kaaway. Huwag po nating isipin na tayo po ay immune. Hanggat nandito po tayo sa lupa, tayo po ay tao. At lahat po tayo ay may kanya-kanyang mga kahinaan at may kanya-kanyang mga pagkukulang sa atin pong laman. No? The first step is acknowledging your fears, realistic man o hindi. No? We are not immune, no, to these kinds of thinking or feelings. No? Ibang usapan naman din po kasi yung natakot ka. No? Maraming takot kahit po sa insekto. Marami pong takot kahit po sa aso. No? Sa anumang hayop at iba pa. No? But to live your life in perpetual fear is a whole different world. Yung namumuhay ka araw-araw nang natatakot, ibang usapan na po yun. At yun po yung makikita po nating dapat po nating iwasan, dapat po nating malagpasan. No? Kung pagising mo sa umaga, ang una mong emosyong nararamdaman ay kaba, ikaw na yun, kapatid. No? Iniisip mo ngayon, yung problema mo bukas makalawa, ikaw yun, kapatid. Ibig sabihin, namumuhay ka sa labis na pagkatakot. At hindi yan, malalaman po natin, hindi po yan compatible sa buhay ng isang mananampalataya. Now, the comfort to us is that we do not overcome fears on our own. We can only overcome our fears through the grace and power of God. Kapag tayo'y humingi ng tulong sa Diyos, tutulungan naman po niya tayo, hindi po madamot ang atin pong Panginoon. Huwag kang aasa sa iyong sarili, no? Hindi po yan na dadala sa lakas ng loob lamang, sa tapang, hindi po. Dapat tayong umasa sa Panginoon. Mahalaga po ito dahil makikita po natin ang napakasamang epekto po nito sa buhay natin. Letter B, worldly fear can cripple us, no? Matindi po ang effect po nito, no? We must take careful consideration when dealing with these kinds of fear. No?
Living in fear is no life for any Christian. Kapag pumayag tayo o hinayaan natin na ang ganitong uri ng takot ay mamuo at maghari sa atin pong mga buhay at puso, lahat po ng mabubuting bagay sa buhay po natin ay mapapasama. No? Mawawala ang iyong discernment, ang iyong decision making, tanggal po yan lahat. No? Ang nagpapakilos sa iyo ay takot at ang nasa isip mo ay takot. No? Kahit na ikaw ay mananampalataya, magsisimula kang kumilos na para kang nasa laman lamang. Ikaw ay nagmamadali, ikaw ay pabarbara, at ikaw ay nakakagawa ng mga bagay, etong masakit, nang hindi nakakalugod sa atin pong Panginoon. Kapag ka namumuhay ka po sa takot, hindi mo na po papansinin ang salita ng Diyos. Wala ka na rin pong oras para po manalangin, at syempre, paano mo pang masasabing nagtitiwala ka sa Kanya? Kapag ikaw namumuhay sa takot, kahit ang napakagandang mga mensahe at mga aral na pakinggan mo sa church o sa iba pang paraan ay parang pantasya lamang sa isip mo. Parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi, ito totoong problema tanto ngayon eh. Na parabang ang Biblia at ang salita ng Diyos ay pagkukunwari lamang. Nagagawa po yan dahil po sa takot. Makita po natin ang pangyayaring ito maraming beses, pero tignan po natin ang isang pangyayari nito sa bayan po ng Diyos, ang Israel. Alam po natin ang kwento nung panahon po ni Moises nang tawagin siya ng Panginoon upang palayain ang kanyang bayan magmula sa Ehipto. Ito na yung pagkakataong kung saan sa maraming usapin sa mahabang panahon ay napalaya na rin po sila. Matapos ang mga sumpa na dumating, matapos ang mahabang deliberasyon at usapin ni Moises at ni Paraon, dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, pinakawalan na rin ang mga Israelita. Habang sila ay nagsisimula ng maglakbay at wala pa, kakasimula pa lamang po nila, no? At humarap sila doon sa dagat na pula, ano po ang nangyari? Basahin po natin sa aklat po ng Exodus, Kabanata 14, 10 hanggang 12. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Kung doon lang po, makita po natin na dito, ilang bagay, nagbago ang isip ni Paraon. Alam po natin yon. Siyang nagsabi, sige, umayas na kayo. Dalin nyo na yung mga sumpa ninyo. Ayoko nang sumakit pang ulo ko dahil sa mga nangyayari dito sa bayan ko. No? The last straw, the last thing was the death of the firstborn. Yun na po yung nagpataob eh. Dahil namatay ang mga panganay na lalaki sa buong lugar ng Ehipto, yun na po, doon na po siya nag-concede. Sige na, bahala na kayo, lumayas na kayo. Pero hindi pa nga nakakalayo ang mga Israelita, nagbago ang isip niya. At sinimulan silang habulin. No? Ngayon dito naman makikita po natin matinding takot ang naramdaman. Again, in all honesty, gaya ng sinasabi ko po kanina pa po, that's normal. That's still we can say that's normal. That's human nature. That's part of our life. No? Matinding ka ba? Matinding takot? No? Pwede mo pang sabihin na normal lang po 'yan. At sa konteksto nito, yung verse na to, okay pa sana. Okay pa sana yung sigurong mangyayari kung sa iniisip natin, ano, kaya dumaing sila kay Yahweh. Kumbaga sa first step, ang ganda ng una nilang hakbang. Yung problema, hindi po yung inaakala natin ang naganap. Ano pong nangyari? Verse 11, sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Verse 12, hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang.
Ngayon, kung alam mo po ang konteksto at marahil ilan po sa inyo alam po ang konteksto ng mga pangyayari bago po ito nabanggit, nakakairita po. Laking sakit ng ulo po niyan. Nang inimagine ko lang anong iniisip po ni Moises, ano, hindi ko po lubos na maiisip kung ano pong nararamdaman niya by this point. Remember, in context po ano, remember it was the Israelites themselves who were groaning, who were crying day and night for someone to save them. Dahil matindi na ang nararanasan nilang kabigatan dahil sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. They were begging for someone to save them. Napakatindi, napakalaganap ng injustice nung time na yon bilang mga sila sa kanila bilang mga alipin. And yet here we are, hindi pa nakakalayo, wala pang 5 minutes. Alam niyo yun? Wala pa nga. No? Sabi ko na sa iyo eh. Diba, sinabi na namin sa inyo na huwag muna kaming pakialaman eh. No? Ano ba, wala na bang mapaglilibangan sa amin doon kaya dito mo kami dinila? Now, yes, the verse is saying that they were speaking to Moses. But remember, si Moses, hindi naman niya yan gagawin. Wala siyang gagawin dito. Wala siyang pakialam sa mga pangyayaring ito kung hindi dahil sa inutusan siya ng Panginoon. So we are reminded na itong mga reklamo nila, itong mga sinasabi nila, bagamat kay Moses sila nakikipag-usap, para silang nangungusap sa mismong Panginoon. Sinisisi nila ang Diyos. Bakit mo ginawa ito? Matapos na sila ang magmakaawa na may magligtas sa kanila, ganito ang nangyari. The fear was real. Again, let me say, the fear was real. Totoong nanganganib ang kanilang buhay. Sa likod nila ang mga kawal ng paraon, sa harap nila ay dagat na walang matatawiran. Dead end eh. No? Alam naman natin ang ginawa ng Diyos, hindi naman siya nagpabaya. No? Hindi naman agad uminit ang ulo ng Panginoon at nagalit siya. Hindi po. Sa maraming pagkakataon, hinabaan ng Diyos ang kanyang pasensya. No? But fear makes us say stupid things. Makes us think stupid things. Kasi sa takot, bakit nagkakaganon nga ba? Kasi pagka ikaw ay nasa lubog ka sa napakatinding takot, hindi na po gumagana to. Hindi na po gumagana ang isip natin. Gumagana emosyon, gumagana yung atin pong aksyon para lang makaalis, para lang makaiwas doon sa atin pong kinakatakutan. No? Isang pagkakataon pa, sa ibang pagkakataon naman, no? Why worldly fear can cripple us. Balikan natin ang buhay ni Apostol Pedro. Ang hindi po mapigilang tagapagsalita ng mga alagad ng ating Panginoong Jesus. No? How did Peter, no? The secondary leader of Jesus' disciples, break down because of some simple questions. Mga tanong lang ang nagpataob kay Pedro. Malalaman natin dahil pa rin ito sa kanyang takot. Ano po sabi Matthew chapter 26, 69 to 75? Samantala si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, "Kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba?" Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat, "Wala akong nalalaman sa sinasabi mo," sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, "Ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret." Muling nagkaila si Pedro, "Isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyon." Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, "Isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa punto ng iyong pagsasalita."
Sumagot si Pedro, mamatay man ako. Talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Peter, who a few hours before this scene was heard saying na hindi ako papayag, Panginoon. Mamamatay akong kasama mo, Panginoon. No? Siyang unang nagsabi noon at sumunod na lamang sa kanya yung iba pang mga alagad. Si Pedro, na nung dumating ang mga kawal sa Gethsemane, ang unang bumunot ng tabak. Pero dito, tanong lang ang nagpataob sa kanya. Di ba kasama ka ni Jesus? Di ba isa ka sa mga alagad niya? Nga, ikaw yun eh, tagaroon ka eh. Halatang halata sa salita mo eh. Patindi ng patindi yung pagkaila po niya, di ba? Sa pangalawang beses, sinabi niya, sinusumpa ko. I swear to you, I do not know that man, sabi niya. Sa pangatlo, mamatay man ako. No? Mamatay man ako sa pangatlo, sabi niya. Marahil tinitignan natin ang mga pangyayaring ito, ang bansang Israel, ang mga taong katulad ni Pedro, at naiisip po natin at negatibo po ang naiisip natin kapag inaalala natin ang mga pangyayari pong ito. Pero ito din sanang maghatid sa atin ng paalala. Tayo ay maging maingat, tayo ay maging mapagbantay, dahil tayo rin po ay maaaring mahulog sa kanilang mga kinahulugan. Tao din tayo, katulad nila. Sabi ko nga, parehas ang atin pong mga kahinaan. At ang mga takot na naranasan nila ay maaari ding kumapit sa atin pong buhay. Worldly fear can cripple us. Ano bang kinakatakutan ni Pedro? That persecution. No, kaubusan eh. Matapang pa siya nung nasa Gethsemane, nandun pa silang lahat eh. Nandun si Jesus, nandun yung sampu pang mga alagad. Nabawasan na sila ng isa. No? Tapang pa niya eh. Pero nung hinuli na si Jesus, nagkalat na sila, nag-iisa na siya, doon po nag-sink in. Doon po siya natakot. No? Fear can sometimes help, but living in fear will cripple our lives. Masama po ang epekto nito sa ating buhay. Now, letter C. Ang kailangan natin gawin, the object of our fears should change. Pag pinuntahan naman po natin ang Biblia, malalaman natin na hindi po lahat ng pagkatakot ay pinapahiwatig na negatibo. May isang pagkatakot na sinasabi na malaki ang naitutulong. Hindi lamang ito ini-encourage, kundi ito talaga ay iniutos. At alam po natin ang takot na ito. Ito po ang pagkatakot sa atin pong Panginoon. The fear of the Lord, the only good fear that is found in the Bible. Ito po ang dulot ng pagbabago ng atin pong buhay sa pamamagitan ng Espiritu, at nagkakaroon tayo ng bagong pagkatakot. Banal na pagkatakot, tamang pagkatakot. Ang kinakatakutan natin ngayon ay hindi lamang sa mga bagay na nasa ibaba, nasa level po natin, pero doon tayo nakatingin sa mas nakakahigit pa sa atin, nakakahigit pa sa ating buhay, sa atin pong katawan, at ito ang atin pong Panginoon. Sabi nga po sa Mateo Kabanata 10, talatang 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. No? Kung may kakatakutan man tayo, dapat katakutan natin yung talagang nakakatakot. No? Yung talagang kabahan ka talaga. No?
yun po ang atin pong Panginoon. No. Now we know, ang takot sa Diyos, hindi lang po tumutukoy sa emosyonal na takot. No, parang natatakot ka kasi ayaw mong mapalo, natatakot ka kasi ayaw mong mapagalitan, natatakot ka kasi ayaw mong tamaan. But the fear of the Lord goes beyond those kinds of fears. It is a fear of great respect, a fear of great affection. At yun po yung hindi po mabilis na uunawaan ng iba. Yung takot mo na ayaw mong ma-disappoint ang Panginoon. No? There will come a time that we may need to face our fears. Be it rejection, loneliness, or isolation. Ano nga ba? Ano ba ang mga bagay na kinakatakutan mo? No? Para mapanatili ang iyong sarili sa liwanag ng salita ng Diyos, lagi mong isipin na lahat ng ibang bagay ay pansamantala lamang. Harapin mo ang pangwalang hanggan at yun ang ating Panginoon. Katakutan mo ang nakahihigit, huwag yung nakabababa. There is no greater thing than God in our life, and we should fear God above everything else. Sabi po sa Awit 128 verse 1 to 4, mapalad kayong may takot sa Panginoon na namumuhay ayon sa kanyang pamamaraan. Ang inyong pinaghirapan ay magiging sapat sa inyong pangangailangan at kayo'y magiging maunlad at maligaya. Ang inyong asawa ay magiging katulad ng ubasan sa inyong tahanan na sagana sa bunga. At ang iyong mga anak na nakapaligid sa inyong hapagkainan ay parang mga bagong tanim na olibo. Ganito pagpapalain ang sinumang may takot sa Panginoon. No? We should shift our fears. No? Huwag tayong mag-focus sa pansamantala. Tingnan natin ang permanente. Tingnan natin ang atin pong Panginoon. At tingnan natin ano ang sinasabi ng kanyang salita. By this we know, number two, they who fear the Lord are blessed. Yan po ang mababasa po natin. Kapag ang mananampalataya ay namumuhay ng may tunay na pagkilala at pagkatakot sa Diyos, patuloy niyang mararanasan ang pagsama ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang pagkatakot sa Diyos ay nag-aalis ng lahat ng ating iba pang mga takot sa mundo. At ang tunay na may pagkatakot sa Diyos ay sila na siyang humahanap sa Kanya, na nakikilala siya ng malalim ng taos sa kanilang mga puso, at higit sa lahat, sila ang gumagawa ng kanyang kalooban. Kaya sila pinagpala. No? Lagi po akong natitigilan nung kapag nababasa or nababanggit ko po yung word na blessed. No? Kasi ayoko po siyang bigay, ayoko po siyang ibaba ng wala pong konteksto. Ayoko pong sabihin na God will bless you, tapos yun lang, tapos na. Hindi po. Lahat ng ito ay meron pong dahilan, lahat ng ito may susundan mo po yung linya ng pagkakasunod-sunod base po sa salita ng Panginoon. They are blessed because they know God, they seek God, they do the will of God. Sabi po sa Mateo Kabanata 6, talatang 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Diba? The problem with many, they look to the second part. Bibigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan habang kinakaligtaan nila yung unang bahagi na pagsikapan ninyong pagharian kayo ng Diyos at mamuhay sa kanyang kalooban. Yun po ang alalahanin po natin. No? They are blessed. Why? Letter A. Sabi po, God listens to their cry and He saves them. Sabi po sa Awit 34:15-17, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing.
ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. God hears their prayer, those who trust in Him, those who fear Him. God will be near them in their time of need. No? But the promise is also there. God, sabi po dito, God will deliver them from their trouble. No? Gustong-gusto ko po yung term na yun, no? God will deliver. Sa ibang translation, God will save them from their trouble. Again, napakaliit na bagay po. Pero pinapahiwatig nito yung katotohanan na atin pong nabanggit kanina pa. In many ways, God does not prevent the trouble from happening. No? Kasi minsan ganun yung idea. God will prevent all kinds of trouble. Pero hindi. Paulit-ulit na babanggit, God will save you from trouble. Ibig pong sabihin, makakaranas at makakaranas ka ng trouble. Tanggapin mo na yun. Mas maaga mong matanggap ang katotohanan ito, the better, because you can start growing as a Christian. The point is, kahit na dumaan ka sa anumang problema, ang pangako ng Diyos ay ililigtas ka niya magmula doon. No? It doesn't mean na ipiprevent niya mangyari ito. Yes, sometimes nangyayari naman po yun. Mabait naman po ang atin pong Panginoon. Mapagbigay po siya. Sometimes God will prevent trouble and heartache in our lives, pero huwag nating expect na lahat. No? Pag in-expect nating lahat, madi-disappoint lang po tayo. At malalaman naman natin paulit-ulit na hindi naman kasi yun ang ipinapangako ng kanyang salita. Sometimes God will prevent trouble from coming into our life, but most times, kahit na dumating man ito, kung tayo ay tunay na nagtitiwala sa kanya, tayo ay ililigtas niya magmula sa mga bagay na ito. There is plenty of trouble in the world. And lagi ko pong nababanggit, hindi po yan mauubos, mga kapatid. Wala po yang katapusan. No? So kung ganun naman pala, mas lalo po tayong kumapit sa atin pong Panginoon. No? Sabi po sa Kolosas Kabanata 1:13-14, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya mapagkakatiwalaan natin ang Panginoon. No? Siya ang nagkaloob sa atin ng kaligtasang ito, kaya mapagkakatiwalaan natin ano pang ibang mga pangako ng Diyos sa ating lahat. Sabi po sa Awit 145:19, kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Yan ang atin pong panghawakan. Gaya ng nabanggit naman din po sa Mateo Kabanata 6:33, God provides for their needs. For our needs, God provides all our needs. Sabi po sa Awit 34:9-10, O mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa kanya. Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom, ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Amen po ba? Hindi po sila magkukulang. Again, what we need to be reminded is that God is faithful and God is generous. Hindi po nagdadamot kahit kailan, hindi po magdadamot kahit kailan ng Panginoon dahil hindi naman po siya mauubusan eh. Bakit madamot ang tao? Kasi pag binigay niya sa iba, mawawalan siya. Ang damot ng tao. Bakit magiging madamot ang Diyos? Eh siya ang bukal ng lahat ng mabubuting bagay. Sa kanya po nagmumula itong lahat at hindi po siya kahit kailan mauubusan. He is the source of all good things, and those who are in Him will
not lack anything. No? Ngayon, ang lagi pong paalala dito sa puntong ito is that God provides our needs. Our needs. Yung kailangan po natin, hindi po yung gusto natin, hindi po yung hinahangad natin, hindi po yung desires natin, kundi yung kailangan po natin. And maraming beses minsan nagre-reklamo pa rin ang tao o ang mananampalataya kasi feeling nila hindi pa rin sapat, hindi pa rin natutupad yung pangako ng Panginoon. Isa pa pong paalala, tandaan natin mas alam ng Diyos ang kailangan natin kaysa sa yung inaakala natin. No? So sometimes yung unexpected ang nangyayari because God knows our needs more than we know ourselves. No? Kaya nga, ang susi dito sa puntong ito ay pagtitiwala. Kasi kung nagtitiwala ka sa Panginoon, aasa ka sa Kanya. At anumang ipagkakalob niya sa iyo, alam mo na ito ang nararapat. No? Ito ang nararapat. Walang labis, walang kulang. No? At higit sa lahat, isa pang paalala, this pertains to all of our needs, not just the physical. Mas marami tayong pangangailangan na immaterial. Maniwala po kayo. Mas marami tayong pangangailangan na immaterial kaysa dun sa material lamang. Siyempre, lagi nating pinaghihirapan yung material kasi yun yung pwede mong paghirapan eh. No? Pero saan ka makakabili ng peace of mind? Saan ka makakabili ng katahimikan ng iyong kaluluwa? Saan ka makakabili ng comfort and refuge in times of trouble? No? Nagkakamali tayo kung ina-assume po natin na pinagkakaloob lamang ng Diyos o ang inaatupag lamang ng ating pong Panginoon ay ang mga bagay na physical. No? Hindi po. God deals more with the immaterial, the needs of our soul, the needs of our spirit, more than just the physical. Again, kung physical, anong kailangan ng tao para mabuhay? Food, clothing, and shelter. Yun lang naman talagang kailangan mo para mabuhay ka. No? At kung yun lang ang hinahanap po natin, babalikan mo po ang chapter 6 ng Mateo. No? Hindi ba't yan ang hinahanap? Hindi ba't yan ang pinagsisikapan ng mga hintil? Hindi ba yan ang pinagsisikapan ng mga taong wala pang pagkakakilala sa Panginoon? Iba na po tayo ngayon. No? God provides for all our needs, material and immaterial. No? Kaya kung ikaw ay tunay na nagtitiwala sa Diyos, ito po ang pangako. Awit 23 verse 1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi ako magkukulang, hindi po tayo magkukulang sa anuman pong bagay. Letter C, sabi po, God's love will never depart from them. Basahin po natin sa aklat po ng Awit 103, verse 11 to 13. Dahil kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganoon din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganoon din niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paanong ang Ama ay nahabag sa kanyang mga anak, ganoon din ang pagkahabag ng Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Sabi po sa awit, sa sumunod na verse po, verse 17, ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa Kanya at ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Binubuhos ng Diyos ang Kanyang biyaya, ang Kanyang pag-ibig sa kanila na may tunay na pagkatakot sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ang simula ng lahat ng mabubuting bagay sa atin pong buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit bumaba dito sa lupa ang ating Panginoong Jesus. Ha? Ang pag-ibig ang dahilan kung bakit tayo nakapagpapatuloy sa mundong ito
sa kabila ng maraming kahirapan. Dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay makapagtitiis. Tayo ay makapagtatagumpay dahil sa pag-ibig ng Panginoon, no? But not everybody can claim the love of God. No? Sila lamang na tunay na may relasyon sa Kanya, sila lamang na may tunay na pagkatakot sa Kanya, na may tunay na pagkakakilala sa Kanya. No? Panghuli po, at ito po ang atin pong mga dapat pong gawin. Number three, we need to make God our priority. Making God your life's priority. Ito ay hindi po panibagong bagay, hindi po panibagong aral, at hindi po ito kakaiba. Katunayan, ito po ang paulit-ulit na nakapalaman sa lahat ng aral natin bilang mga mananampalataya. Dahil ito po ang paulit-ulit din pong binabanggit ng salita ng Diyos. Kailangan unahin natin higit sa lahat ang atin pong Panginoon. Remember that those who truly fear God will please God and do what is acceptable in His eyes. No? Kung tunay na may pagkatakot ka sa Diyos, gagawin mo ang nararapat sa harapan ng Diyos. Sabi po sa Acts verse 10, chapter 10 verse 35, nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. We have to make this the goal. Always, this is always the goal. Hindi po siya nagbabago. Anumang dako sa buhay natin, anumang edad po natin, anumang gawain po natin, anumang ministry natin, anumang kalagayan po natin sa buhay, this is always the goal. The priority is God. Letter A, we must live to obey God. This is part of our responsibility. Ang Diyos, gagawin po niya. Tutuparin po niya ang kanyang parte. Tutuparin niya ang kanyang pangako. Gagawin po niya ang kanyang mga sinabi. Ngunit tayo, kailangan din po nating kumilos ayon sa ating pong pagkakakilala sa Kanya. And madalas nagkakaroon, doon po nagbe-breakdown ng konti, ano, kasi madalas na i-coconnect natin yung dalawa. Na kapag tayo ay gumagawa, doon tayo binibigyan ng Diyos. No? Baliktarin po natin, no? Ibahin po natin ng konti. Kung ikaw ay anak ng Diyos, gumagawa ka. Amen. Gumagawa ka para sa Diyos. Sumusunod ka sa Diyos. No? Hiwalay po doon, isang tabi po natin yung kaisipan na yun. Ha? Hiwalay po doon, kung anak ka ng Diyos, bibiyayaan ka ng Diyos. Totoo po ba yun? Amen. Totoo din po. Huwag nating pinag-coconnect at dinudugtong yung dalawa. No? Kasi pinagdugtong po natin, binababa po natin yung relasyon natin sa Diyos na parabang dito lamang sa level ng lupa. Naku, kailangan kong maging masipag, kundi hindi ako pagpapalain ng Diyos. Ilang beses na po natin yan narinig o baka nasabi. Na parabang nagtatrabaho ka lamang at sinasahuran ka ng Panginoon. Bagamat parehas din naman ang itsura nun, Pastor, pagkatapos eh. Pag natapos ang lahat ng usapin, parang ganun din naman yun, di ba? Yes. Pero iba eh, parang binababa natin yung level ng atin pong relasyon sa Panginoon. No? At parabang sa ganung paraan, ito pong delegado, sa ganung paraan, kung minsan nabibigyan po tayo ng false na self-confidence. Kasi nandun yung kaisipan na, ah, dapat akong pagpalain ng Diyos kasi ang sipag-sipag ko. Diba? Namamali na po eventually. No? So wag mo pong pagkonektahin yung dalawa. Bagamat parehas lang ang itsura nun sa dulo pag natapos ang lahat, pero gagawin mo to kasi anak ka ng Diyos eh. Yun lang yun. Ganun lang pong kasimple. Kristiyano ka na. Pinili ka ng Diyos. Niligtas ka ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. At mahal mo rin siya. Kaya gagawin mo ang para sa Diyos sa buhay mo. At ikaw naman bilang anak na minahal ng Diyos, bilang anak na pinili ng Diyos, na iniligtas ng Diyos, na namatay si Jesus para sa iyo, ganun kanyang inibig,
ipagkakaloob niyang lahat ng kailangan mo. Hindi po directly related yung atin pong pagsunod. Kaya sa isang banda, yun po yung mag-motivate sa atin, yung pag-ibig. Di ba? Sa isang banda, pwede nating sinasabi ng iba, yung idea po, ano, ayoko pong mag-dwell doon, pero yung idea ng pagkahiya, nakakahiya. Kasi pinagpapala ka ng Panginoon, ngunit hindi mo naman naipapakita sa Diyos. Hindi mo ginagantihan ng Diyos, hindi mo binabayaran ng Diyos, hindi mo sinasauli sa Diyos ang anumang bagay. Pero hindi mo man lang naipapakita sa Diyos yung pagmamahal mo sa Kanya. Ganun natin siyang isipin at makikita niyo po, mararanasan niyo po, hindi po mahirap sumunod sa Panginoon. No? Kapag dinetouch po natin yung idea ng reward, kasi yung reward, ibibigay ng Diyos yun eh. Amen po ba? Kasi wala namang karapat dapat po sa atin eh. Sasabihin mo ba, may lakas ka ba ng loob na sabihin, ako, pastor, dapat akong pagpalain ng Diyos kasi nasa gawain ako. Wala naman po eh. Alam nating hindi yun ang punto eh. Di ba? Darating ang biyaya ng Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Pero tayong mga nagtitiwala sa Kanya, kaya natin nasasabing nagtitiwala tayo sa Kanya kasi ginagawa din natin yung Kanyang kalooban. It is our responsibility. It is our duty. And it is, more than that, our privilege to serve God. Sabi po sa unang Juan, kabanata 2:3-6, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. No? When you love God, you fear God. When you love God, you want to please God. Yun lang po yung punto nito. Sabi po sa unang Juan din po, kabanata 5:3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng Kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. Wala pong inuutos ang Diyos na sobrang bigat na hindi po natin kaya. Na sobrang hirap na hindi natin kayang gawin. Sabi nga ni Jesus, di ba, magaang lamang ang Kanyang pasanin. Karugtong po nito, letter B, we must live dedicated to God. No? Ito po, kasunod ng obedience. Unang hakbang pa lang po ang obedience. Kasunod po ng obedience ay ang dedication, ay ang commitment. No? It is not enough to just obey God. No? Marami po kasi ang nang daraya o tumatakas sa iba't ibang paraan. May mga iba na sumusunod lamang sa Diyos sa kapanahunan lang na gusto nilang sumunod sa Diyos. No? Sumusunod lamang sila sa Diyos hanggat hindi ito lumalabag sa kanilang personal na opinion o personal na buhay. No? Meron naman din masakit po siguro yung sumusunod sa Diyos pero wala na kasi siyang ibang magawa at napipilitan lamang siya. Hindi po naman ito ang tinuturong attitude ng salita ng Diyos sa atin, no? Kaya't kailangan po nating i-dedicate ang ating mga sarili sa Panginoon, no? Huwag nating gawing mababaw ang relasyon natin sa Diyos. Siya ang ating Ama, tayo ang Kanyang anak, at pangatawanan natin yung relasyon natin sa Panginoon, no? Naglilingkod tayo sa Kanya dahil mahal natin siya, no? At hindi lang tayo sumusunod, no, dahil may kailangan lamang tayo, dahil may gusto lamang tayong makuha, no. Ibigay mo ang iyong buong buhay sa Kanya kasi
ito ang nararapat at ito lamang ang katanggap-tanggap sa kanya. Sabi po sa Mateo, Kabanata 22, 37 hanggang 38. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. No? Sabi din po sa aklat ng Lucas, Kabanata 23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. If you really love God, you will fear Him. If you really love God, you will dedicate yourself to Him. And lastly, letter C, we must live hating sin. Sabi po sa Kawikaan, Kabanata 8, Talatang 13, ang may takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumuhi ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling at masamang pag-uugali. No? Galit ang Diyos sa lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Sabi po ito sa Kawikaan, Kabanata 6, Talatang 16 hanggang 19. May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon, oo pito na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Puso na kumakata ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Bakit nga ba galit ang Diyos sa mga bagay na ito? Dahil itong mga bagay na ito ay labag mismo sa kanyang kalooban, labag mismo sa kanyang katangian bilang Diyos. No? Ang kasalanan ay ang pagre-rebelde laban sa Diyos, laban sa kanyang katangian, laban sa kanyang karakter, laban sa kanyang salita. Galit ang Diyos sa mga bagay na ito. At hindi na po nakakagulat na tayo bilang kanyang bayan, bilang kanyang mga anak, dapat din nating matutunan kamuhian ng mga bagay na ito. Ang diferensya natin sa Diyos, ang Diyos hindi po nagkasala kahit kailan. At hinding-hindi siya magkakasala. Tayo, nanggaling tayo sa buhay ng pagiging makasalanan. No? At nasanay tayo sa iba't ibang pagkakataon, sa mahabang panahon, nasanay po tayong mamuhay sa ilalim ng kasamaang ito. Ngunit binago na po tayo ng Panginoon at inalis na po tayo ng Diyos sa kalagayang ganito. Kaya naman ngayon, kamuhian na rin natin ang kinakamuhian ng Panginoon. No? Kailangan nating tignan hindi ang kasalanan na nasa labas, kailangan nating tignan ang kasalanang nasa atin. Yung ginagawa natin na sa buhay po natin. No? Kailangan maging aware tayo, maging conscious tayo na labanan ito at hindian ito sa lahat ng pagkakataon. No? Ang kasalanan ang dahilan ng ating pagkakahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ang dahilan ng atin pong kamatayan. Kaya naman hindi po siya mahirap kamuhian. Kung meron kang dapat kagalitan, wala nang iba kundi ang kasalanan sa atin pong buhay. Hanggat may kasalanan, yun po, incompatible po kasi sila. Hanggat may kasalanan sa buhay mo, hindi ka po makakasunod sa Panginoon. Hindi mo po maidededicate ang sarili mo sa Diyos, kaya't kailangan itong mawala. Muli, hindi tayo ang nag-aalis nito. Kailangan lamang nating humingi ng tulong sa Kanya. No? Sabi po sa Roma, Kabanata 12, Talatang 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Ito ang buhay ng may takot sa Diyos. No? Hindi lamang takot, literal na takot, natatakot tayo sa Diyos sa kung ano ang kaya niyang gawin sa atin. Kundi may takot tayo na huwag siyang masaktan,
na huwag masayang ang kanyang biyaya sa ating buhay, na mamuhay tayo ng may kaayusan at ng may pagsunod sa kanyang kalooban. No. Ito po ang dapat nating gawin. Huwag tayong matakot, mga kapatid, sa kung anuman ang nasa labas, anuman ang nasa sanlibutan. Gaya ng lahat ng bagay dito sa lupa, yan ay pansamantala lamang. No? Lilipas din po yan, gaya ng paglipas ng lahat ng bagay. No? Ngunit ang Panginoon ay pangwalang hanggan at ang kanyang salita ay hindi po kukupas. No? Kung tayo ay may mga kabagabagan, may mga takot, may mga alalahanin, ilapit po natin yan sa Panginoon. No? Huwag tayong mamuhay sa ilalim ng matinding pagkatakot, kundi mamuhay tayo ng may pagkilala sa Diyos. Para po sa aking pagtatapos, no? Ang pagkatakot sa Diyos, huwag po nating tratuhin na pansamantala. Ito ay dapat nating inaalala, iniisip, at isinasagawa sa araw-araw ng atin pong buhay. Sikapin natin na unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Sikapin natin na Siya ang gawing pinakamahalaga sa anumang usapin, sa anumang desisyon, sa anumang gawain. Gawin natin ang tama at nararapat sa Kanyang mga mata at alisin natin, tanggihan natin ang anumang mga bagay na hindi po nakalulugod sa harapan Niya. Ano man ang atin pong kalagayan ngayon dito sa lupa, nandyan ang ating Diyos at hindi po tayo pababayaan ng atin pong Panginoon. Ano mang mga alalahanin po natin, tandaan natin na sinagot na ng Diyos ang pinakamalaking problema natin ng kasalanan at kamatayan. Ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin, ano man ang atin pong sitwasyon, at dapat lamang tayong magtiwala sa Kanya at hindi sa ibang mga bagay. Kaya ta, sa umagang ito, nawa ang bawat isa po ay napaalalahanan at patuloy nating pagbulay-bulayan ang mga salitang ito. No? Purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito. Sige po, para naman po sa ating pagtatapos, ay inanyahan ko na po ang lahat na tumayo para po sa ating closing prayer and sa atin pong bendisyon. Manalangin po tayo. Patuloy naming tinataas ang iyong pangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. Patuloy, Panginoong Diyos, umiikot ang mundo at sa pag-ikot nito ay kasama ang maraming mga alalahanin at problema na dumarating at umaalis. Ngunit hindi kayo nagkukulang, Panginoon, sa inyong mga anak. Hindi kayo nagpapabaya kahit na ano pang nangyayari sa aming kapaligiran. Kami man ay minsan nakakalimot, kami man minsan, Panginoon, ay may mga nakakaligtaan, pero kayo, O Diyos, ay nanatiling tapat hanggang wakas. Patuloy nga na paalalahanan niyo kami sa pamamagitan ng amin pong mga napakinggang salita sa oras na ito. At nawa, ito po ang maghatid sa amin ng karunungan at ng kalakasan upang harapin ang anumang mga pagsubok na maaring dumating sa amin pong mga buhay. Lord, anuman po ang mga bagay na ito, lagi naming alalahanin na kasama namin kayo at kayo po ang manguna sa lahat ng aming mga gagawin. Ano pa man po, Panginoong Diyos, ang aming kaharapin, lagi naming tandaan na kayo ang aming Diyos na hindi po nagbabago at hindi po nagpapabaya sa Kanyang mga anak. Kaya't karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang tumanggap ng lahat ng aming mga pasasalamat, Panginoon. At tunay nga na ikaw lamang ang maitaas sa lahat ng oras ng aming buhay. Purihin ka, Panginoon, at sambahin nawa ang iyong pangalan. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumain niyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Tang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay sumigaw ng malakas na Amen. Purihin po natin ang Panginoon.